Yan, start na tayo. Kumuha ng isang box ng keso. Kahit anong brand pwede nyong gamitin, pero ito kasing brand na to, mas mura yan. Yan. Pero kung marami kang pambili, sige, yung mas mahal bilhin mo. Kasi mas masarap, syempre, pag mahal. Tapos, gumamit ka ng mantika, magpahid ka sa kutsilyo. Para hindi kumapit yung cheese sa kutsilyo. Kasi kapag hinihiwa mo yung cheese nang walang mantika, madikit siya sa kutsilyo, mahirap hiwain, nawawasak minsan yung cheese. Yan, 100 gram lang yung kailangan natin, mga madam. Tapos, hatiin mo sa 11 pieces. Oo, katulad yung nasa video, ganyan kanipis, mga madam. Pero kung gusto mo mas makapal, marami kang pabiling cheese, sige, kapalan mo. Ayan. Sa mga gustong gawin to, sa mga gustong gawing merienda lang, kaya gusto itinda, nasa dulo ng video na to, nasa video ng video tutorial, yung ating listahan ng recipe at saka costing. Nandun na rin kung magkano pwede mo itinda sa loob. Eh, magkano yung pwede mong kitain pala sa loob ng isang araw, kaya sa isang buwan, pwede rin isang taon na yan. Tapos, ilagay mo lang sa ilang lalagyan yung cheese, tapos itabi mo, kailangan natin gumawa ng cream mixture. Ayan, maglagay ka ng isang pack o 250 ml ng all-purpose cream. Kailangan malamig yan, mga madam, ha. Ilagay mo na sa ref, sa baba lang, sa chiller, para lumamig, ayan, para mamuo. Tapos, maglagay ka ng asin. Yung asin, nakapagbabalance yan ng tamis. Pero kung ayaw maglagay ng asin, choice mo yan. Tapos, vanilla. Ayan. Sa vanilla, kahit ano, pwede kang hindi maglagay niyan. Kung wala ka, huwag ipilit. Tapos, ayan, haluin mo na gamit yung ating mixer, electric mixer, mga madam. Para mag-double yung size ng ating all-purpose cream. Ayan. Pero kung wala kang electric mixer, pwedeng kamay lang. Basta malamig yung ating all-purpose cream. Tsaka yung condense. Yes. 384 gram yan, isang lata. Pero hindi mo kailangang gumamit ng branded o mas mahal na condensed milk. Kahit ano pwede. Kung mas mura gusto mo, pwedeng-pwede yan. Basta malamig, galing din sa rep. Ayan. Mas mura, mas malaki ang kita. Oo. Masarap din naman kahit mura lang yung condensed mo, mga madam. Tapos, ayan. Haluin mo. Oo, gamit ulit yung electric mixer. Pagka wala kang electric mixer, gamit ka ng egg beater, tapos bilisan mo lang yung paghalo. Basta malamig yung all-purpose cream, at saka yung condensed milk, at saka itong, tag dito, evaporated milk. Isang lata yan lahat, mga madam. Tapos kailangan malamig din. Ayan, kahit mainis kayo, paulit na paulit-ulit ako, okay na yan paulit-ulit, mga madam. Kaysa naman yung isang salita lang, tapos nalimutan nyo agad, eh, nagkamali pa kayo, eh, diba? Ayan, pagkatapos haluin, itabi mo lang pansamantala. Oo. O kaya ilagay mo sa rep habang hinahanda mo yung ayang sauce cup. 74 ml ang size yan, mga madam. Meron na yan kasamang takip. Pero mas maganda, mga madam, kung ang gagamitin nyo, yung cleared na cup. Oo. Microwaveable. Maganda rin. Oo. Halos parehas lang ang presyo niyan, mga madam. Kaya mas maganda kung yung cleared ang gagamitin nyo. Pero ako yun, ito gamit ko, hindi cleared kasi walang available. Ito lang available, mga madam. Ayan. Sa bawat cups, maglagay ka ng 1/4 cup ng cream mixture. Oo. 1/4 lang, mga madam. Ayan. Kwento ko lang, mga madam. Share ko lang. Nahahack ang payment account ID ng lola nyo. Oo. Ayan, magdiwang ang mga basher. Congrats sa inyo. Ayan. Yung hiniwa nating keso, mga madam, ayan, hiwain mo sa tatlo, tapos yung isang slice, hatiin mo ng maliliit, ganyan ka ba, sa bawat cup. Oo. Makikita nyo sa video, yung ibig ko sabihin naman, basta panoorin nyo lang yung video. Habang pinapakinggan ako, pero kung ayaw nyo pakinggan, pwede nyo i-mute, kasi meron na tayong subtitle. Ayan, English nga lang, medyo barok. Pagpasensya nyo na. Ayan. Yung nagawa ko, mga madam, 35 pieces yan na cups ng ginawa natin. Tapos, merong nyog tuloy. Buko. Oo. Dalawang piraso ng buko yan, mga madam. Hatiin mo sa 35 na cups na ginawa natin. Oo. Ikaw na bahala kung gaano karami. Basta hatiin mo. Hindi naman kailangan perfecto yung pagkakahati. Tapos, takpan mo lang maigi. Tapos, pagbat ng patungi mo, dahil kailangan natin niyang ilagay sa rep, sa freezer. Yes, sa freezer mo ilagay para mas maganda ang texture, mas maglasang ice cream na buko. Parang buko ice cream. Hindi parang ice cream talaga, mga madam. Sa mga gustong gumawa ng salad o kahit anong klase ng salad, pwedeng ganito yung gawin mo, mga madam. Yung sa cream, ganun gawin mo para mas smooth, parang ice cream talaga yung salad mo. Kahit ilang oras pwede mo i-rep yan, mga madam. It's your choice.
Choice mo yan. Pero mas maganda kung overnight. O kaya 12 hours pataas. Mm-mm. Pero choice mo nga yan. Oo, sinasabi ko lang. Ulit-ulit eh, no? Ayan, ito lang yung finish product natin ng madam. Ayan na yun. Ayan yung tsura niya. Kung gusto mo mas punong-puno yung mixture, choice mo rin yan. Depende sa'yo. Pwede ka rin maghalo na iba pa bukod sa buko. Pero huwag mo susihin kasi kung mas mahal yung puhunan mo. Oo, kasi syempre nakadepende yan sa ingredients mo. Ayan, sa mga nagsasabi na mura-mura ng puhunan ko kaysa sa puhunan nila na iba. Mga madam, ang pag-compute ng costing, kung magkano lang, ay kung ilan lang yung nagamit mo sa recipe, yun lang i-compute mo. Halimbawa, sa isang kilo ng harina, 50 pesos, tapos kalahati lang nagamit mo, ibig sabihin, 25 pesos lang dun yung costing mo, yung puhunan mo, mga madam. Ganun yun, ganun ang pag-compute ng costing. Kaya yung sasabi na iba, batang mahal-mahal, ganyan-ganyan, ang mahal-mahal ng harina, isang kilo, ganyan. Kasi nga, hindi nagamit yung isang buong isang kilo. Ayan, sa mga gustong itinda to, sa mga gustong tikman lang, itry, sa mga gustong gawing merienda, pagtapos ng taste test, sa pagtapos ng lantakan time, nandoon na yung listahan ng ating recipe. May costing na yun, mga madam, kung magkano pwede mong kitain, magkano pwede mong puhunan, kung magkano pwede mong kitain sa loob ng isang buwan, isang taon, o isang linggo, depende sa'yo. Marami ka na magagawa, mga madam, sa recipe na to, 35 pieces. Malaki na kikitain mo. Sa paglagay ng buko niyan, mga madam, pwedeng konti lang, pwedeng madami, basta choice mo yan. Ayan. Good luck. Yung video na to, mga madam, new year pa to eh. Siguro last 2 years pa. Ayan. Ginawa ko lang to kasi dahil stress ang lola nyo, hindi ako makapag-video, hindi ko ma-edit yung bagong recipe natin. Ayan. Para updated pa rin yung ating channel, kailangan natin mag-upload. Kaya magpasensya nyo na kung napanood nyo na to. Last 2 years. Ito na naman ito. Ayan. Yan, listahan mga madam. Ayan, goodbye.